What's up mga kamot-mot? Nandito na naman po tayo para mangalikot. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano magkabit ng fingerprint with bypass switch sa Honda ADV. So, tara! So ayan mga kamot-mot, kung mapapansin niyo po, baklas na yung kaha ng ADV. Kasi po, gusto ko po na masigurado na okay yung pyesa at gumagana po yung gagawin natin dito. So ayan mga kamot-mot, gumamit po kami dito ng changeover relay ng module para dun sa fingerprint, ng hollow switch. Tapos ito po yung pinaka fingerprint niya, tapos bumili na din po kami nung cover nung fingerprint. So, ayan mga kamot-mot, dapat nga pala ilalagay niyo to sa casing. Kaso, may in-order kami sa Shopee, hindi pa dumadating. So, gumawa kami ng paraan. Ito, improvise. Kung meron kayong sirang charger ng laptop, kinuha namin yung pinaka-box niya. So, ayan mga kamot-mot, dito po muna tayo sa wirings na nasa changeover relay. So, meron po tayo dito yung 87. Ito po yun, nakakonekta po siya sa normally closed itong module ng ating fingerprint. Kasi ito naman pong 87A, yun naman po yung nakakonekta dito sa normally open. Tapos meron po yung trigger, ito dalawa. Yung isang trigger po, nakakonekta siya dito sa pinagsamang positive at normally open ng hollow switch. Tapos yung isa naman po, yan, nakakonekta naman po siya sa ground ng motor. Tapos, ito pong 30 o yung common, nakakonekta naman po siya dun sa isang wire na galing sa push button, yun po yung color pink. So, ayan, ito naman po mga kamot-mot, dito na tayo sa module ng fingerprint. So, ulitin ko lang mga kamot-mot, itong normally open, yan po yung nakakonekta dun sa ating 87A ng changeover relay. Tapos ito naman pong normally closed dun po sa 87. So ito pong nasa gitna, yan po yung common. So ayan, nakakonekta naman po to sa, dito sa color pink din. Kasi mga kamot-mot, yung color pink dito, biniyak natin niya sa gitna. So yung isa, yun yung nakakonekta doon sa common ng changeover relay. Tapos yung kaputol naman niya, yan naman po yung kinonekta natin dito sa common ng module ng fingerprint. So, ayan mga kamot-mot. Ito naman pong color yellow. Ayan yung 12 volts. Yan yung pinaka-power ng module natin. So, ayan, ito po yan. Kinonekta natin siya dito sa pinagsamang positive ng hollow switch saka po nung normally open. So, bali magkakasama na po yung 12 volts dito sa module. Tapos, yung isang trigger na galing doon sa changeover relay, tsaka itong power ng hollow switch at yung normally open. Tapos, ito naman pong color green, yan po yung nakakonekta sa ground ng motor. So, ayan mga kamot-mot, dito naman na po tayo sa hollow switch. So, ayun nga, na-discuss ko na yung tungkol doon sa positive ng hollow switch tsaka doon sa normally open. So, dito naman po tayo sa common ng hollow switch. Yan po yung ikukonekta natin doon sa accessory ng motor. Tapos, ito pong black, ito po yung ikukonect natin sa ground ng motor. So, ayan mga kamot-mot, kasi dahil tinesting natin siya kanina, may nakasave na fingerprint dyan. So, reset muna natin siya. Yan, di na natin. Long press. So, ayan mga kamot-mot, para mag-record na tayo ng fingerprint, isang pindot. So, ayan. Ilalagay na po natin dito yung daliri natin. Yan, nagre-record na po siya. So, pag narinig niyo yung mga kamot-mot, okay na yon. Try natin ibang daliri naman. So, yan, okay na yon. So, yan mga kamot-mot, antayin muna natin mamatay yung ilaw. Yan.
So yan, pwede na natin subukan. So yan, testing na po natin. Tingnan natin. Fingerprint. So yan mga kamot-mot, magdagdag po ako dito ng green strawberry lace, mga hollow screen. Para kung sakali po na hindi gumagana yung fingerprint, or kung may manghihiram sa inyo ng motor nyo na hindi naka-record yung fingerprint niya dito, pwede pong ibalik yung sa stock na pag-start ng motor. So ayan mga kamot-mot, ito po yung nilagay natin, yung bypass switch. So pipindutin natin siya mga kamot-mot. Yan. So try natin kung gagana ba. So ayan mga kamot-mot, testingin na po natin kung gagana ba siya. Yan. So ayan mga kamot-mot, yung pinakadahilan po talaga kung bakit ko sinuot yung vlog na to. Ini-dedicate ko po kasi yung vlog na to para kay Ella Tampa. Si Ella po yung pamangkin nung may-ari nung ADB na binlog natin. Kasi po, nung nalaman niya na ibablog ko po yung motor ng pito niya, sobrang excited po siya. Sabi niya po, gusto niya habang sinushoot ko to, yung vlog ng sa motor ng tito niya, gusto niya po manonood sana siya. Kaso sa hindi po inaasahang pangyayari, binigla po kami, yung buong pamilya niya, Ella. Alam ko, kahit hindi ka man namin nakikita ngayon, nandito ka, pinapanood mo ako. At sana, kahit sa simping closer na ginawa ko sa vlog ko, sana napasaya kita. So ayan mga kamot-mot, siguro po nagtataka kayo kung bakit natagalan ako ulit ng pag-upload ng video. Kung matatandaan nyo po yung muli ko po upload, yung nagpanggap po akong food water writer para sa pesahin yung family ko. Sa totoo lang po, sinimit ko lang yung talagina po yun. Kasi panahon po na yun, nagtatrabaho pa po ako dun sa BBO unit lang. So, shoutout nga po pala sa mga kasama ko sa accounting. Kay Sir Kat, kay Sir John, kay Mang Bilin, kay Mang Joy, kay Martin at kay Finn. Tapos sa 06 family ko, BBO South Moro. Stop it! Get some help! What?! No! God, please, no! 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 South Mall! BBO South Mall A. So ayan mga kamot-mot, sana meron na naman po kayong natutunan sa akin ngayon. Kita-kits po tayo sa next vlog ko sa USA. Bye-bye!